Hello mga kakeay! For today's video, gagawa po tayo ng No Wait, No Steam Jelly Graham Cupcake! Kung interesado ka sa video na to, tara, panoorin natin! Para sa ating recipe, meron pa ako ditong Angel Cream Densada, Condensada, Vanilla, Graham, Butter, and Mr. Gulaman. So, para sa isa natin recipe, meron pa ako dito butter. So, ang gagawin lang po natin ay tunawin po ito. So, imi-melt lang po natin. Pag na-melt na po, iset aside lang po natin para magawa ang susunod nating gagawin. So, ang susunod naman po natin gagawin ay kunin ang crushed graham. So, ang size ng graham na to ay 200 grams. So, nabili ko lang po siya ng 55 pesos. Pero, mas mura po ito sa mga supermarket. So, ilagay lang po natin ang crushed graham sa isang mixing bowl. At, kunin ang sinet aside nating butter. I-mix lang po natin hanggang sa makita na natin ang texture na hinahanap natin. So, ang ginamit ko po ditong butter ay 1/2 cup of butter. So, ihahalo po natin ang butter sa crushed graham na 200 ml. So, uubusin lang po natin ito ihalo sa crushed graham. So guys, kung napapansin nyo, habang inahalo natin ang butter sa crushed graham natin, nagiging parang buhangin ang ating crushed graham. So ganitong texture po ang hinahanap natin. So pagkatapos natin maihalo ang butter at crushed graham, so iset aside po natin muna ito and gawin ang susunod. So mga kakayay, ang susunod natin gagawin ay kukuha ng mangga, balatan lang po natin ito at i-blend po natin. So pag nailagay po natin sa blender, hahaluan po natin ito ng condensada. So i-blend lang po natin. So kapag tapos na po, iset aside lang po natin para magawa natin ang susunod na gagawin. So guys, ang susunod natin na gagawin ay kumuha ng photo molder at ilagay dito ang cupcake liner. So pag natapos na po lahat lagyan, so i-set aside lang din po natin ito at kunin ang minix na crushed graham at butter. So ilalagay lang po natin ang pinaghalong graham at butter sa cupcake liner. So, gumamit lang po ako ng photo molder para po maging maayos ang ating pagkakagawa ng Jelly Graham Cupcake. So guys, pag natapos na po kayo, so isiset aside lang din po natin ito para magawa naman po natin ang iba pa nating gagawin. So guys, ang susunod natin gagawin ay jelly mixtures naman po. So, ang ginamit ko po ditong gulaman ay mango ang flavored niya. So, mag-a-add lang po ako dito ng 1 teaspoon na vanilla. So guys, i-mix lang po natin para hindi po magbuo-buo ang ating jelly. So, ang nilagay ko nga po pala ditong water ay 2.5 cup of water and isang sachet ng Mr. Gulaman. Ang flavor na nilagay ko po ay mango. So, nag-add po ako ng food color, yellow, para mas matingkad po ang gagawin nating jelly graham cupcake. So, i-mix lang po natin ng maayos para hindi magbuo-buo. And mag-a-add po ako ng cream densada. So, ihahalo lang din po natin. And pagkahalo po, i-mix lang po uli para maiwasan ang pagbuo-buo. And kukunin po natin yung sinet aside natin na
blendan natin mango. Ihahalo lang din po natin dito. So, i-mix lang po natin uli para maiwasan ang pagbubuo ng jelly. Antayin lang po natin kumulo. And mag-a-add din po ako dito ng 2 tablespoons ng sugar. So, i-mix lang din po natin uli. At antayin lang kumulo. At pagkatapos na po, pag kumulo na, ay isi-set aside din po natin para magawa ang susunod na gagawin. So, ang susunod natin gagawin ay kunin ang photo molder na may nakalagay na pinaghalong butter at crushed graham. Kasi dito na natin ilalagay ang ating jelly mixtures. So, ilagay na po natin ang jelly mixtures natin. Ipatong na po ito dito sa may crushed graham. So, isa-isahin lang po natin. At pag natapos na po natin lagyan lahat ay papalamigin lang po natin ito sa ref. So guys, eto na po, tapos na po natin ang Jelly Graham Cupcake. Napakadali lang po gawin. Pwedeng pang benta, pang negosyo, at syempre pang handaan. So guys, kung nagustuhan nyo po ang video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. And i-click lang po ang notification bell para updated po kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat! Hello guys! Nandito na naman po tayo. So may share din ako sa inyo isang napakatipid na panghimagas. Ang leche flan. Ang magagastos nyo lang po dito ay 20 pesos. So guys, ihanda nyo na po ang mga kailangan natin. Isang real bread. Yung nabibili lang po sa sari-sari store na tigde 10 pesos. Isang itlog. Panghalo at lalagyan na paghahaluan natin kasi mamaya magbabasag tayo ng itlog. Siyempre, asukal po, kahit isang kutsarang asukal lang po. At lalagyan ng leche flan ang lanera po. So guys, umpisa na po natin. So magpapainit po ako ng tubig para sa gatas. So pagkatapos po magpainit, ilagay natin ang gatas sa ginamit mong lalagyan. Pagkalagay po, ihalo lang po natin ang gatas. And itabi lang po muna natin para magawa natin ang ibang step. Sunod po na gagawin natin ay babasagin natin ang itlog. Char! Makabasag na wan, wagas, no? So yan, inimix natin ang itlog, no? Iwis lang po natin ang itlog hanggang sa
maging pinong-pinong-pino. At susunod, ihinalo ko na po yung gatas sa itlog. So, whisk lang ulit natin siya hanggang sa mag-mix siya ng ayos. Okay? Mix, mix, mix lang po. And syempre, isasala po natin siya para makita po natin yung mga buo-buong gatas. So, ito po ang sinasabi ko. Ayan, yan, yung mga buong gatas. At may buo ding itlog dyan na hindi ko na-mix ng ayos. Okay, so ito po ang finished product. At susunod po natin gagawin ay tutunawin naman po natin ang asukal. So, sa pamamagitan ng apoy. So, tinunaw ko siya dito sa may kalan. So, ang ginamit ko po ang pinakamahinang pressure po ng apoy para hindi po masunog yung asukal. So, ito na po. Natunaw na po siya. So, ganito po ang kalalabasan. Sunod po natin na gagawin ay ilalagay po natin ang pinaghalong itlog at gatas sa yanera po. So, pagkalagay po natin sa yanera ay babalutin po natin ng foil para hindi pasukin ng tubig habang ini-steam po natin siya. So, i-steam po natin siya ng 20 to 25 minutes lang po. So, ito na po after 25 minutes. So, okay na po siya. Check po natin kung napasukan ng tubig. So, ayan. So, okay po. Hindi po siya napasukan ng tubig dahil nasa foil. So, ganyan lang po yung kadali. So, mura na. Masarap pa. Subukan niyo po ito. Tipid na po yan. Hanggang dito na lang po. Please don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat. Hi guys! For today's video, gagawa po ako ngayon ng fried pancit canton. So, ang mga ingredients na gagamitin ay ito lamang po, isang pancit canton, isang sky flats, at tatlong itlog o eggs. So, mga kakaya ay kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin! So guys, ang una natin gagawin ay papakuluan lamang natin ang pancit canton hanggang sa lumambot po ito. At kung napansin nyo na malambot na ito, hanguin na po ito at ilagay na po sa isang bowl. So ang sunod po natin gagawin ay pagsasama-samahin lang natin ang mga ingredients. So ang sunod po natin gagawin ay kunin lamang po ang sky flax at durugin lang po ito. At pagkatapos po ay ihahalo na natin ito sa pancit canton. Sunod natin na ilalagay ay ang tatlong itlog. Haluin lamang po natin ito mabuti.
ngayon naman po ay ilalagay natin ang pampalasa ng pansit canton. At pagkatapos na po mailagay lahat ay pahaluin lang po uli natin ito. Kung tapos na po ang lahat ay pwede na po natin ito iprito. Kumuha lamang po ng kawali at lagyan ito ng mantika. Ito na po ang ating fried pansit canton. Sana nagustuhan nyo ang aking video. At kung bago ko lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At pag-click na rin po ang notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat! Kakay, for today's video, gagawa po ako ng pork kumbal with Sprite. Kung handa na kayo mga kay, umpisa na po natin. Ihanda lang po ang 1 kilo pork belly. At narito pa ang ibang kakailanganin natin. Black beans, garlic, onion, pork cubes, oyster sauce, soy sauce, vinegar, at ang siling mahaba. So handa na ba kayo? Umpisahan na po natin ang pagluto. Kunin ang pork belly at hugasan ito mabuti. Pagkatapos hugasan ay i-chop natin po ito at imamarinate po natin sa Sprite. Kasya na po dito ang isang bote ng Sprite. Ibababad po ito natin ng 3 hours. Haluin lamang po natin mabuti para lahat malagyan ng Sprite. So lalagyan din po natin ito ng 3/4 tablespoon ng black pepper o paminta. So haluin lang po uli natin. Pagkatapos haluin ay imamarinate na po ito natin ng 3 hours. Habang nagmamarinate tayo ay ihanda na po natin ang iba pang ingredients. So i-chop lamang po natin ang garlic, onions, at ihanda na rin po ang mga ingredients na kailangan natin. So after 3 hours, eto na po siya. So kukunin naman po natin ang pork sa pinagbabaran natin, ihiwalay po natin ito at itira lang po natin ang naiwanang pinagbabaran dahil gagamitin pa po ito natin mamaya. So ang susunod naman po natin gagawin ay magigisa po tayo ng
onions at garlic. At ilalagay po natin dito ang pork. Then, aantayin po natin ito na mag-medyo brown po ng konti. At hahaluan na po natin ang ibang po ingredients. So, haluin lang po natin. At pakuluan natin ng 3 minutes. At after 3 minutes, lalagyan po natin ng soy sauce. Ang isusunod po natin ay kukunin po natin ang pinagbabaran nating Sprite at ihahalo po natin ito dito sa niluluto nating pork. So, haluin lang po natin ito at takpan lamang po natin ito ng 4-3 minutes. So, mag-a-add po tayo ng vinegar. So, antayin lamang po natin kumulo bago haluin. So, mag-a-add din po tayo ng black beans. Haluin lang po ito mabuti at antayin lamang din pong kumulo. So, mag-a-add din po tayo ng oyster sauce. Haluin lang po ito mabuti. So, mag-a-add din po tayo ng coconut milk para mas malambot ang ating pork. So guys, antayin na lang po natin ito hanggang sa maluto. So, mag-add din po tayo ng siling mahaba para medyo maanghang siya ng konti. So guys, ito na po ang ating pork humba with Sprite and coconut milk. So maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share and subscribe para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat!
Okay, I for today's video, gagawa po ako ngayon ng fried chicken with a twist. So, kung handa na kayo, samahan niyo ako magluto. Tara! So, ihanda lang natin ang ating mga kakailanganin. Narito ang ating mga kakailanganin sa pagluto. 1 whole chicken, 5 pieces ng patatas o potato. So, 1 spoon na pampalasa, ang nilagay ko po dito ay magic sagap. 1 spoon ng chili powder. 1 spoon ng pamintang durog o pepper. Of course, ang hindi mawawala ay ang breadcrumbs, sweet corn at ang cheese. So guys, bago tayo mag-umpisa, syempre hugasan muna natin ang patatas at ang chicken. So nahugasan ko na ito lahat. So next natin na gagawin ay mag-chop muna tayo ng patatas. So, isunod naman natin ang chicken dahil papakuluan po natin ito mamaya. So guys, pagkatapos machop lahat ng chicken, ay papakuluan naman po natin ito. So, eto na, pinakuluan ko na. Lalagyan ko lamang po ito ng pampalasa tulad ng paminta at asin. So, antayin lamang natin ito lumambot at tanguin natin. So guys, ito na po ang chicken. Malambot na, set aside lang po natin para magawa natin ang next step na gagawin. So guys, pagkatapos po pakuluan ng chicken ay isunod po natin ang patatas doon sa pinagpakuluan ng chicken. So, ganito lang din po ang ating gagawin na antayin lamang po natin na lumambot ang patatas at hahanguin din natin ito. Pagkatapos pakuluan natin ang chicken at ang patatas, ang step na susunod ay tuturugin naman natin ang patatas at ang chicken. So guys, ganito lang ang ating gagawin. Dudurugin lang natin ang patatas ng pinong-pino tulad ng pagdurug niya sa iyo. Char! So ganun din ang gagawin natin sa chicken. Tatanggalin lang po natin ang mga buto at ititira natin ang mga laman. Next step na gagawin natin ay pagsasamahin na natin ang chicken at ang patatas. Ay ilagay natin ang sweet corn, ihalo natin sa chicken at patatas. Next na ilagay natin ay ang cheese. Isunod naman natin ang paminta o pepper. Ang susunod na ilalagay ko dito ay ang magic sarap na pampalasa, pwede ring asin ang ilagay nyo. Isunod naman po natin ang chili powder. So, nailagay ko na kanina ang ibang chili powder. So, 1 spoon po ito lahat. Ang sunod na ilagay natin ay ang breadcrumbs. So, guys, paghahaluin na natin ang lahat ng ingredients. So, next natin na ilalagay ay ang iodized salt. So, ang nilagay ko dito ay half spoon lang po ng iodized salt. So, i-mix lang po natin hanggang sa magsama-sama ang mga ingredients. So, pag natapos na po i-mix ay proceed na tayo sa next step. So guys, ang susunod natin na gagawin ay gagawin na natin ang hugis chicken o hugis legs ng chicken. So, kinuha ko po yung buto kanina na pinagtanggalan ko ng laman para ilagay dito sa gitna ng gagawin kong parang legs ng chicken. So guys, ganito pa ang ginawa ko. So, gagawin ko pa po ang iba. So, pagkatapos nun ay ipiprito na po natin lahat. So, next step na gagawin natin ay kukuha tayo ng dalawang itlog. So, ilagay natin ito sa lalagyan kasi gagamitin natin ito para sa susunod na step.
So guys, ito po ang ating gagawin. Kukunin natin ang ginawa nating chicken at lalagyan natin ng itlog at ilagay natin ito sa breadcrumbs. So lahat ng mga ginawa natin ay lalagyan natin ng itlog at breadcrumbs. And next step na gagawin ay ipriprito naman po natin ito hanggang sa maluto na lahat. Ito na po, natapos ko na lahat. Ang susunod na gagawin ko dito ay ipiprito ko naman po ito para makain ko na. Charot. So guys, ganito lang ang gagawin natin. Kumuha lang ng mantika. Syempre, dadamihan po natin ng mantika para maganda ang pagkakaprito natin. So guys, ito na po ang ating fried chicken with a twist. So guys, para sa sarsa natin ay samahan po natin ng ketchup at mayonnaise. So masarap ang pinagsama ang ketchup at mayonnaise. Hanggang dito na lamang mga kakayay, at kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like, share and subscribe para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat!
Hi mga kakehay! For today's video, kakagawa po ako ng cabbage with egg. Gagawin natin kakaiba ang repolyo. So kung handa na kayo, tara, samahan niyo ako magluto. Guys, umpisa na po natin. So, ang unang-una nating gagawin ay luwain ang repolyo at i-slice ito ng pahaba. Pagkatapos i-slice, ay huhugasan naman po natin ito ng mabuti. Pag natapos na pong hugasan, ay iset aside lang po natin ito para magawa na natin ang susunod. So, ang next step na gagawin ay magbalat tayo ng carrots at hiwain din po ito ng pahaba. Sunod naman po natin ang sibuyas or onion at garlic. Guys, isusunod ko po ang ipapanghalo ko ang bacon. So, depende po kung ano ang gusto nyong ipanghalo. Pwede naman pong hotdog or chicken. Kayo po ang bahala kung ano ang gusto nyo. Mag-i-slice lang po ako dito ng ipapanghalo ko sa cabbage. So guys, pag nag-slice na po natin lahat, ay igigisa naman po natin ito. Papalambutin lang po natin ang carrots at ang bacon. Pwede na pong hanguin at iset aside lang po natin ito para sa susunod natin gagawin. So guys, punta na po tayo sa next step. Sukunin natin ang sinet aside natin repolyo o cabbage. Dahil dito, natin ihahalo ang minsan nating carrots at bacon. So, haluin lamang po natin ito. Next step ay maglalagay po tayo ng itlog. So, kaninang naunang inilagay ko ay meron na po akong nilagay na dalawang itlog. Bali po, lahat ng nailagay ko ay apat. So, haluin lang po natin ulit. At susunod na ilalagay ko ay maglalagay po ako ng pepper o paminta. So, ang ilalagay kong paminta ay 1 spoon ng paminta. So, ang next step naman po ay maglalagay po ako ng halina o flour.
So, ang ilalagay ko po dito ang halina ay 4 na spoon ng halina. So, again, imimix lang po uli natin ng maayos. Maglalagay po ako dito ng pampalasa. So, ang ilalagay ko po dito ay magic syrup. Depende po sa inyo kung ano ang gusto nyo ilagay. Pwede po asin. So, ang susunod natin gagawin ay mag-init po tayo ng mantika dahil ipiprito po natin ang cabbage with egg. So guys, dahil malaki po ang kawaling gamit ko, so inilagay ko na po lahat ng repolyo na may halong ibang ingredients. So ipiprito lang po natin ito hanggang sa maging golden brown. So tulad ng normal na pagprito po natin. So after nito ay papaliktarin lang po natin ito. Tapos na po ang ating cabbage with egg. So maraming salamat sa mga nanood. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And to click na po ang notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat! Kakay, for today's video, gagawa po ako ngayon ng chicken with coke. Kung handa na kayo, tara samahan niyo ako magluto. So guys, umpisa na po natin magluto. Ang unang-una natin gagawin ay ihahanda natin ang mga kakailanganin natin. So, ito po ang mga ingredients na kakailanganin natin. So, meron po ako ditong onions, sugar, pepper, spring onion, and a USC tamis anghang banana ketchup. At ang pinaka-importante ay ang Coca-Cola or Coke na gagamitin natin. So guys, ang corn na naman na gagamitin natin ay chicken. So ang gagawin ko lamang po dito ay imamarinate ko po ito sa Coca-Cola. So lalagyan ko lamang po ito ng paminta at ipababad lang po ito ng hanggang 30 minutes. So, ang nilagay ko po dito ay isang basong Coca-Cola. Kung tapos na mag-marinate, ang next step na gagawin natin ay pre-prituhin naman po natin ito. So, hindi po natin ito lulutuin masyado. Aantayin lamang po natin ito na maging golden brown. So kung naprito mo na lahat ay ilipat ito sa paglulutuan mo.
Ang next step na gagawin natin ay ilalagay na natin ang Coca-Cola. Next na ilalagay natin ay ang onions. Sunod naman na ilalagay natin ay ang pepper o paminta. Ang next na ilalagay ay ang USC Vanilla Ketchup. Next ay ang spring onions. So guys, maglalagay din po tayo dito ng 1 tablespoon ng asukal. So, i-mix lang po natin at aantayin na lang natin na lumapot ang salsa nito. So, naglagay din po ako ng magic sarap. Kayo po ang bahala kung ano ang ilalagay. Pwedeng ilagay natin ay asin. So, aantayin na lang natin ang 5 minutes para lumapot ang salsa nito. Ito na po ang ating chicken with Coke. Sana nagustuhan nyo ang aking cooking tips for today. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And paklik na rin po ng notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Thanks for watching guys. Maraming salamat. For today's video, gagawa po ako ngayon ng fried chicken with a twist. So kung handa na kayo, samahan niyo ako magluto. Tara! So ihanda lang natin ang ating mga kakailanganin. Narito ang ating mga kakailanganin sa pagluto. 1 whole chicken, 5 pieces ng patatas o potato. So 1 spoon na pampalasa, ang nilagay ko po dito ay magic sarap. 1 spoon ng chili powder, 1 spoon ng pamintang durog o pepper. Of course, ang hindi mawawala ay ang breadcrumbs, sweet corn at ang cheese. So guys, bago tayo mag-umpisa, syempre huhugasan muna natin ang patatas at ang chicken. So nahugasan ko na ito lahat. So next natin na gagawin ay mag-chop muna tayo ng patatas. So, isunod naman natin ang chicken dahil papakuluan po natin ito mamaya. So guys, pagkatapos machop lahat ng chicken, ay papakuluan naman po natin ito. So, eto na, pinakuluan ko na. Lalagyan ko lamang po ito ng pampalasa tulad ng paminta at asin. So, antayin lamang natin ito lumambot at tanguin natin. So guys, ito na po ang chicken. Malambot na. Set aside lang po natin para magawa natin ang next step na gagawin. So guys, pagkatapos po pakuluan ng chicken ay isunod po natin ang patatas doon sa pinagpakuluan ng chicken. So, ganito lang din po ang ating gagawin na antayin lamang po natin na lumambot ang patatas at hahanguin din natin ito.
Pagkatapos pagkuluan natin ang chicken at ang patatas, ang step na susunod ay tuturugin naman natin ang patatas at ang chicken. So guys, ganito lang ang ating gagawin. Tudurugin lang natin ang patatas ng pinong-pino tulad ng pagdurog niya sa iyo. Char! So ganun din ang gagawin natin sa chicken. Tatanggalin lang po natin ang mga buto at ititira natin ang mga laman. Next step na gagawin natin ay pagsasamahin na natin ang chicken at ang patatas. Ay ilagay natin ang sweet corn, ihalo natin sa chicken at patatas. Next na ilagay natin ay ang cheese. Isunod naman natin ang paminta o pepper. Ang susunod na ilalagay ko dito ay ang magic sarap na pampalasa, pwede ring asin ang ilagay nyo. Isunod naman po natin ang chili powder. So, nailagay ko na kanina ang ibang chili powder. So, 1 spoon po ito lahat. Ang sunod na ilagay natin ay ang breadcrumbs. So, guys, paghahaluin na natin ang lahat ng ingredients. So, next natin na ilalagay ay ang iodized salt. So, ang nilagay ko dito ay 1/2 spoon lang po ng iodized salt. So, i-mix lang po natin hanggang sa magsama-sama ang mga ingredients. So, pag natapos na po i-mix ay proceed na tayo sa next step. So guys, ang susunod natin na gagawin ay gagawin na natin ang hugis chicken o hugis legs ng chicken. So, kinuha ko po yung buto kanina na pinagtanggalan ko ng laman para ilagay dito sa gitna ng gagawin kong parang legs ng chicken. So guys, ganito pa ang ginawa ko. So, gagawin ko pa po ang iba. So, pagkatapos nun ay ipiprito na po natin lahat. So, next step na gagawin natin ay kukuha tayo ng 2 itlog. So, ilagay natin ito sa lalagyan kasi gagamitin natin ito para sa susunod na step. So guys, ito po ang ating gagawin. Kukunin natin ang ginawa natin chicken at lalagyan natin ng itlog at ilagay natin ito sa breadcrumbs. So lahat ng mga ginawa natin ay lalagyan natin ng itlog at breadcrumbs. And next step na gagawin ay ipiprito naman po natin ito hanggang sa maluto na lahat. Ito na po, natapos ko na lahat. Ang susunod na gagawin ko dito ay ipiprito ko naman po ito para makain ko na. Charot. So guys, ganito lang ang gagawin natin. Kumuha lang ng mantika. Syempre, dadamihan po natin ng mantika para maganda ang pagkakaprito natin. So guys, ito na po ang ating fried chicken with a twist. So guys, para sa sarsa natin ay samahan po natin ng ketchup at mayonnaise. So masarap ang pinagsama ang ketchup at mayonnaise. Hanggang dito na lamang mga kakayay, at kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like, share at subscribe para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat! For today's video, gagawa naman po ako ng Piatos Balls. Kung meron pong fish ball, meron naman po Piatos Balls.
Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin gumawa. So guys, ang unang-una natin gagawin ay dubin ang piatos. So gagawin ko dito ay i-blender ko, pero pwedeng-pwede po ito mano-mano o durugin lang ng mano-mano. So pagkatapos naman po ma-blend o madurog, ay ilalagay na po natin ito sa mixing bowl. So guys, ang susunod natin gagawin ay ihahalo po natin ang flour o harina sa piatos na dinurog. So guys, ang nilagay ko po ditong harina ay 2 cups ng harina. At pagkatapos po mailagay ay hahaluin lang po natin ito. So after maglagay naman po ng harina, ay maglalagay din po tayo ng 1 spoon ng baking soda. I-mix lang din po natin ng ayos. At ang susunod natin gagawin, maglalagay po ako ng pampalasa. Kayo po ang bahala kung ano ang gusto nyong ilagay. Ang nilagay ko po ay magic syrup. Ganun lang din po ulit ang gagawin. I-mix lang din po natin ang ayos para mahalo lahat ng mga ingredients. Sunod naman po nating ilalagay ay ang itlog. So ang ilalagay ko po dito ay 3 itlog. Pag okay na po ang lahat, pag napagsama-sama na po o nahalo na po, ay ito na po ang kakalabasan. Ang gagawin lang po natin dito ay mamasahin lang po natin tulad ng pagmamasa po natin sa tinapay. So guys, pag namasa na po ay iseset aside lang po natin dahil aantayin muna natin ang 5 minutes bago natin lutuin. So after 5 minutes po, so ito po ang gagawin ko. Magbibilog po ako tulad ng ilog na fishball. So, ganito lang po. Uulitin na po natin hanggang sa maubos natin bilugin ang nagawa nating piatos balls. So guys, eto na po. Nabilog ko na po lahat. At ang susunod ko naman pong gagawin ay ipiprito ko naman ito tulad ng pagprito po natin sa fish balls. So guys, ganito lang po ang gagawin ko. Ipiprito ko lang po tulad ng pagprito natin sa fish balls. And pagkatapos po ay aantayin na po natin maging brown. So guys, ito na po ang ating piatos balls. So sana nagustuhan niyo po ang aking video for today. At kung bago ko lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And pag-click na rin po ng notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat! Kaya for today's video, gagawa po ako ng pork kumbal with Sprite. Hi guys! For today's video, gagawa po ako ngayon ng fried pancit canton. So, ang mga ingredients na gagamitin ay ito lamang po. Isang pancit canton, isang sky flats, at 3 itlog o eggs. So mga kakaya, kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin. So guys, ang una natin gagawin ay papakuluan lamang natin ang pancit canton hanggang sa lumambot po ito. At kung napansin nyo na malambot na ito, hanguin na po ito at ilagay na po sa isang bowl.
ang sunod po natin gagawin ay pagsasama-samahin lang natin ang mga ingredients. So, ang sunod po natin gagawin ay kunin lamang po ang Skyflex at durugin lang po ito. At pagkatapos po ay ihahalo na natin ito sa pansit canton. Sunod natin na ilalagay ay ang tatlong itlog. Haluin lamang po natin ito mabuti. Ngayon naman po ay ilalagay natin ang pampalasa ng pansit canton. At pagkatapos na po mailagay lahat ay pahaluin lang po uli natin ito. Kung tapos na po ang lahat ay pwede na po natin ito isulito. Kumuha lamang po ng kawali at lagyan ito ng mantika. Ito na po ang ating fried pansit canton. Sana nagustuhan nyo ang aking video. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At pag-click na rin po ang notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Maraming salamat!